buong mundo nabalita ang panunumpa at pag-upo ng ating bagong presidente na si Duterte. Buong mundo. Kaya ang balitang ito ay uukit sa kasaysayan ng ating bansa, bansang Pilipinas. Siya ang kauna-unahang presidente na nagmula sa Mindanao at siya rin ang kauna-unahang presidente ang pinakamatanda na hinihalal, si Duterte. Siya ang taong minamahal ng napakaraming tao, pero siya rin yung presidente ang kinatatakutan ng maraming tao. Subalit, mayroong isang balita na hindi lamang siya tagapagligtas ng Pilipinas at siya nakaupo ngayon sa trono ng kalangitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang pag-upo ng ating Panginoong Jesus, ito'y nakaukit na sa kalaysayan. His story. Kaya nga dyan nagsimula ang history, sapagkat ang totoong history ay His, Jesus Christ's history. At ito ay nakaukit na. Siya ang totoong pag-asa ng lahat ng tao at ang sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi mabibigo at ang sino mang sumubaybay sa Kanya at sumampalataya, hindi lamang siya mabibigyan ng kasiyahan ng Kanyang puso kundi maliligtas pa ang Kanyang kaluluwa sa tiyak na parusa ng kamatayan sa impyerno. Na bakit mayroong history book? Bakit may aklat ng kasaysayan? Bakit maraming manunulat? Well, isa lang layunin upang huwag makalimutan ang napakalaking event na nangyari sa ating kasaysayan, Pilipinas. At para magkaroon din ng kaalaman ang mga susunod na henerasyon. At sa mga matatanda, mapanariwa ang kasaysayan ito na nakaukit sa ating kasaysayan sa Pilipinas. At bakit mayroong Biblia na mayroong kasaysayan din? Ang Biblia po ang siya pong magtuturo sa atin na ang Diyos ay totoo at dito sa Biblia, ang Diyos ay magpapakilala at ang sino mang susubaybay sa Kanya, sa kasaysayan ito, siya ay maliligtas sa tiyak na kapahamakan. Ika lang ang tanong, bakit may mga reliyon? At walang reliyon, umaangkin, mali kami, huwag kayong maniwala sa amin. Kundi ang sinasabi ng bawat reliyon, tama kami, kami lamang ang tama. Kung bawat reliyon ay tama, bakit nagkakasalamatan? Isang Bible ang ginagamit, iba-ibang revision, pero iba-ibang maniniwala. Bakit? Bakit mayroong ibang interpretasyon? At dahil sa maraming interpretasyon, maraming reliyon, dahil nagtatayo sila ng kanilang sariling paniniwala. Bakit maraming interpretasyon? Isa lang pong sagot. Dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ang sumisira ng isipan ng tao tungkol sa tunay na Diyos. Nalaman natin nakaraan ng ating pag-aaral na maging ang kalikasan nagsasalita tungkol sa Diyos. Right? The heavens declares the glory of God. At maging ang konsensya ng tao sa simula pa lamang, bago pa lamang magkasala ang tao, sa Genesis chapter 2, tinawag ng Diyos ang lalaki, si Adan, at binigyan siya ng utos na huwag kakainin ang bunga sa gitna ng maraming halamanan, sapagkat sa oras na ito'y kainin, tiyak silang mamamatay. At pagkatapos, dinala sa kanya ang lahat ng mga hayop upang pangalanan ni Adan. Paano nagkaroon ng kaalaman si Adan ng lahat ng pangalan ng hayop na lumalapit sa kanya? Hindi siya nag-imbento nun. Kaya ba ng tao mag-imbento ng pangalan? Lumating yung malaking hayop na ito, sabi niya, elepante. Lumating ang malaking tigre, sabi ni Adan, tigre. Hindi. Mula yun sa Diyos. Sapagat ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng karunungan. Alam ni Adan na mayroong Diyos sapagat nagsasalita sa kanya. Maging sa ating ngayon, na tayo bumagsak na sa kasalanan, ang ating budhi nakasulat ang salita ng Panginoon, ang kanyang kautusan. Kaya kahit wala tayong alam sa Biblia, alam nating sundin ang kautusan ng Diyos.
Ayaw natin magnakaw. Ayaw natin mangano niya. Ayaw natin pumatay. Dahil sa ating budhi, masama yun. Kasalanan yun. Bakit? Mayroong pong nakasulat o mayroong salita ng Diyos sa ating budhi. At minsan yung budhi natin, kinakampihan tayo. At kung minsan naman, ipinagtatanggol natin yung ating kasalanan. Kaya lahat ng tao may budhi. Lahat ng tao nakita ng mga nilikha sa mga tweet, walang tao makapagsasabing walang Diyos. Kaya lahat ng tao may pananagutan sa Diyos. Kaya matuwid ang Diyos na magparusa sa tao sa impyerno kung hindi nila painulaan yung mga patotoo na kanila nakikita. Kaya nga lamang, lahat ng karunungan yan, lahat ng kaalaman natin sa kalikasan, maging sa likas ng tao sa budi, yan ay hindi makapagdadala sa tao sa kaligtasan. Kaya minabuti ng Diyos ng lahat ng kanyang salita, lahat ng kanyang kalooban ay maidiposito saan? Sa kasaysayan, sa Biblia. Upang ang Biblia mismo ang magtuturo sa atin tungkol sa Diyos, magtuturo sa atin anong katungkulan ng tao, magtuturo sa atin anong dapat paniwalaan sa Diyos, at kung paano tayo sumunod, paano tayo maging matuwid, paano tayo maging banal. Kaya nga, ang ating ang Biblia ang isang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Habang binabasa natin ang Biblia, nalalaman natin ang katotohanan. At tayo naniniwala, at yung paniniwala yun, yung kung tawagin ay pananampalataya, buhat sa pakikinig ng salita ng Panginoon, at itong pananampalataya na mga pagliligtas sa tao. Yung kung dayunin natin ngayong umaga, bakit may Biblia? Bakit may Biblia? So lahat po, lahat ng tao ay mayroon pong patotoo ang Diyos sa kanilang puso, may patotoo ang Diyos sa lahat ng kanilang nakikita, mayroong Diyos. Tulad na halimbawa, isang relo, nakita mo sa daan, napulot mo, ang tanong mo agad, gandang relo ito. Saan galing ito? Hindi mo pwede sabihin nahulog lang sa langit. Kaya, yung relo niyan, may gumawa. Merong architect. Merong engineer na gumawa niyan sa design na yan. Kaya kung tignan natin ang mundo, saan ang galing ang mundo? Merong gumawa. Paano natin malaman? Sa Biblia. Ito ngayon, ang Biblia. Pero yung katotohanan yon na alam ng mga tao, sinusuppress nila ng kanilang mga kasalanan. So magbigay tayo ng ilang dahilan bakit mayroong Biblia. Dalawang punto lang po. Una-una, may Biblia upang ating makilala ang Diyos. Sa likas natin na tao, kahit walang Biblia, walang kautusan, alam natin na mayroong makapangyarihan ng higit sa tao. At dahil dyan, ang tao ay gumagawa ng kanilang sariling mga imahinasyon. Alam nila, yung langaw ang Diyos. Iba man, yung buwan ang Diyos. Sapagkat yung kanilang kaalaman tungkol sa Diyos, sinira ng kasalanan. Kaya may grupo naniniwala sa langaw. May grupong naniniwala sa elepante. May grupong naniniwala sa mga buwan o sa buwan. Marami pong klaseng relihiyon. Okay? Pero nung dumating ang salita ng Panginoon, iba pa rin ang kanilang interpretasyon. Bakit? Kasalanan. Kaya naniniwala sila na si Jesus ay tao lamang. May grupo naman na si Jesus, Diyos lamang at hindi pwedeng maging tao. May grupo naman naniniwala na walang ibang Diyos kundi ang Diyos Ama. Hindi pwede siyang maging Diyos si Jesus. May grupo naman, ang Diyos ay ang kanilang pastor. Yun ang Kristo. Marami pong grupo. Pero, bakit mayroong Biblia? Meron tayong Biblia upang makilala kung sino ang Diyos. Kailangan lamang dito, yung katapatan na pag-interpretasyon, walang preconceived idea. Kung ikaw ay namulat sa ganito, na ang iyong pinaggalingan ay mula sa uling, o di ka ikaw, ang tao ay mula sa
kawayan, pumutok ng kawayan, lumabas yung si Diwata at si Malakas. Alisin niyo yun. Kayong isipan. Wala kayong batayan. Wala pa kayong nakitang tao na lumabas sa kawayan. No? At sasabi, kaya daw ang pangong ilong natin, mali ang pagkakaluto, no? Kulang sa pagkakaluto. Iba naman, masyadong hilaw, kaya naman putla. Alisin niyo lahat yung mga preconceived na yun. Hubarin natin ang ating kalaman. Ano man reliyon mo ngayon, hubarin mo muna at tumuon tayo sa isang Biblia. Pag-aralan natin, alamin natin bakit may Biblia. Unang layunin, bakit may Biblia? Upang makilala natin ang Diyos. Totoong Diyos. Na bakit mahalaga na makilala natin ang Diyos? Sino nakakaalam? Bakit nakapahalaga na makilala ang Diyos? Ha? Anong silbi ng pagpunta natin dito kung wala pa lang, hindi pa lang mahalaga na makilala ang Diyos? Anong layunin natin dito? Para lang magkaroon tayo ng grupo? Ha? Palay ko naman din, siguro tayo nagkulang sa pagtuturo niya. Bakit kailangan makilala ang Diyos? Okay. Yun! Napakalagang makilala ang Diyos sapagkat ito ang buhay na walang hanggan. Saan natin mababasa niyo? John 17 verse 3. Pakibasa po. Mag-iisam tayo sa sunod na sa atin. Kaya wala na umakti ng Sunday school eh. Lagi tayong bakante. Dahil sa exam. Alam? Tatakot sa exam. Hindi muna tayo mag-exam ngayon. Siguro next year na. Kaya umatin na kayo. Sabihin siya mga kapatid na umatin na kayo. Wala na tayo exam. Every Sunday morning. Pakisabi nga ang John chapter 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay pakilala nila na yung isang Diyos na tunay at si Jesus Cristo na iyong sinugo. Okay. Si Jesus Cristo ba dyan ay Diyos? Pagkakasabi dyan? Ano sabi dyan? Si Jesus ba dyan ay Diyos? Sinugo. Pero mayroon lamang iisang Diyos. Okay? Pero ilang persona ang Diyos? Okay. Kasama si Jesus Cristo ron. Kaya si Jesus Santo. Pero binigyan dito ng espesyal na pagbanggit na si Jesus ang sinugo. Okay? Bakit sinugo si Jesus? Upang makilala ang Ama. Okay? Upang tuparin ang kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama sa Kanya? Na siya mamatay sa krus. Nang sa ganon, makatanggap tayo ng buhay mula sa Diyos. Ang layunin ng Diyos kay Jesus, ang kanyang kamatayan, yun ay pagkilala natin sa Diyos. Kaya buhay na walang hanggan ang makilala ang Diyos. Di ba? Ang sabi dyan, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. Pero, anong klaseng Diyos ang pinaniwalaan ng iba't ibang grupo? Mayroong naniniwala na ang Diyos nila, pwede silang uminom, pwede silang maglasing. Diba? Mayroong naniniwala na ang Diyos nila, pinagbabawal ang kumain ng baboy. May nakasakay si mama sa jeep, siniringan siya na impyerno raw ang kumain ng baboy. Kasi binasa sa Old Testament na ang Diyos ay namumuhi. Sana, binasa ni Mama yung Galatians chapter 5, verse 19, ano yung makapupunta sa impyerno? Walang bilanggot ng baboy doon. Pangangalon niya, paglalasing, di ba? Pagsisinaling, magkakampi-kampi. Sabi ni Pablo, alalahanin nyo, ang gumagawa nito ay walang bahagi sa karena ng Diyos. Revelation 21, verse 8, sino mo pumunta sa impyerno? Ang mga duwag, mga sinungaling, all liars, no? Lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ibig sabihin, lahat ng sumasamba sa iba't ibang mga Diyos, walang baboy doon. Eh, minsan, huwag kayong masamaniwala sa ibang paniwala. Eternal life po, buhay na walang hanggan, ang makilala ang Diyos. Kaya, anong kalooban ng Diyos sa tao?
Ha? Kaligtasan. Paano maligtas ang tao? Okay, paano ka sasampalataya kung wala kang nakikilala ng Diyos? Ano ang kalooban ng Diyos sa tao? Doon sa verse natin. Makilala ang Diyos. Di ba napakadali naman nun? Ito ang buhay na walang hanggan. Na makilala, na ikaw ay makilala ang iisang Diyos at si Kristo na siyang sinugo. So ano kalooban ng Diyos sa tao? Makilala ang iisang Diyos at si Kristo na kanyang sinugo. Tignan nyo, basahin natin Acts 17, verse 24 hanggang 27. Pakibasa na, please. English or ano man. Let them be the world to hold things therein, seeing the King's Lord of Heaven and Earth, let it not the temples be with them. Sige, hanggang 27. Neither worship of man's hand as though he needed anything, seeing he given to all life and breath and all things, and are made of one blood, all nations of men, who dwell on all the face of the earth, and have determined the times before appointed, and the bounds of their habitation, that they should seek the Lord, if haply they might feel after him and find him, though he be not far from every one of us. Okay. Ito ang nais, itong kalooban ng Diyos na makilala ng tao ang Diyos. At itong Biblia, nagsasaad sa atin ng katotohanan. Isa-isahin ko, no? Tignan nyo sa inyong Biblia. Ganito ang sabi sa 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito. Ang sinasabi ng Biblia, nagtuturo sa atin ng Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. Right? Maaaring kung wala kang alam sa Biblia, alam natin, mayroong Diyos na gumawa ng sanlibutan. Siguro, evolution, marami ang paniniwala. Pero ang Biblia nagsasabi ng Diyos ang naglikha ng lahat ng bagay na narito. At ano sa pansabi? Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Uy, Panginoon pala ang Diyos ng langit at ng lupa. No? Ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ang Diyos pala ay hindi tumitira sa mga ginagawang templo ng tao. Wala sa simbahan. Wala sa mga gruto. Sino nagturo sa atin yan ngayon? Ang Biblia. Ang Biblia. Then 25, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao. Hindi rin siya sinasabitan ng mga bulaklak. Di ba? Hindi siya niluluhulan ng mga kulad ng isang bagay. Hindi siya binibigyan ng pagkain. No? Ang sabi dyan, napahabang mayroon siyang kailangan. Bakit? Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. So ang Diyos pala ang nagbibigay sa atin, hindi tayo nagbibigay sa Kanya. Ang tanging may bibigay natin sa Kanya ay ang ating papuri at pananampalataya. Then 26, nilikha niya mula sa isang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Bakit may tao sa mundo? Yun ang layunin ng Diyos. Lumikha siya ng maraming bansa sa pagitan ng isang tao. Lahat yun. Itinagdaan niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirahan. Ang Diyos din nagtakdaan ng ating buhay kung hanggang saan. Siya rin nagtakda sa atin ng mga boundaries kung saan tayo makapunta. Makapunta tayo ng Amerika, makapunta tayo ng Saudi. Lahat yan, hindi aksidente, hindi lahat sa iyong gusto. Itinagdaan ng Diyos yan. Then, bakit lahat yan pinakita rito? Verse 27, itong layunin, bakit tayo narito sa mundo? Upang kanilang hanapin ang Diyos. Yun ang layunin. Sabagat ang makilala ang Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya tayo narito, kaya tayo nagkumikilos, kaya tayo kumakain, kaya tayo nagtatrabaho. Hindi dahil para sa ating pansarili, but to seek God. Hanapin ang Diyos. Ang sabi niya, baka sakaling sila'y mahagilap nila at sila'y matagpuan, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Baka daw na ating mahagilap, bakit mabulag tayo sa katotohanan dahil sa kasalanan? Dahil tayo may kanya-kanyang reliyon, may kanya-kanyang tayong paniniwala.
sa itong layunin ng Biblia na makilala natin ang iisang Diyos, sapagkat ang makilala ang Diyos na iisa at si Kristo na kanyang sinugo ay buhay na walang hanggan. Kaya may Biblia. Sasabihin na ng mga tao, eh, Biblia, gawa ng tao yan. Kaya nga niloob ng Diyos na ang Biblia ay isulat ng tao, pero ang salita ay mula sa Kanya upang malaman natin ang kalooban ng Diyos para sa tao. Hindi ito sinulat para sa mga baboy. Ito ay sinulat para sa mga tao. At hindi malayo na ating makilala ang Diyos sapagkat 28, sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay. Bakit na tayo nabubuhay? Dahil ang Diyos. Bakit tayo nagigising ting umaga? Dahil sa Diyos. Bakit tayo nakapagtatrabaho? Dahil sa Diyos. Bakit tayo nakakilos? Dahil sa Diyos. Bakit tayo nakakaisip? Dahil sa Diyos. Ang sabi ka, in Him we live and move and have our being. At yan ang tinuturo ng Biblia upang hindi tayo maging mangman. Ngayon kapag nalaman natin ito, nagkakaroon tayo ng paniniwala rito. At yung paniniwalang yun, yun ang magdadala sa iyo sa kaligtasan, sapagkat itong paniniwalang ito ay magdadala kay Kristo, sapagkat si Kristo ang ating tagapagligtas. Kaya buhay na walang hanggan ang makilala ang Diyos sa pamagitan ng Biblia. Basahin mo kasasayin ni Jose Rizal, maliligtas ka ba doon? Pag binasa mo yan, kasasayin ni Andres Bonifacio, revolusyon sa etsa ang gagawin mo. Marami pong mga tao nang ahawak sa ideolohiya nitong ating mga bayani. Alam natin mga bayani natin, panay-revolusyon yan. Paghimagsik sa gobyerno yan. Dahil ang gobyerno natin nun ay masama. Pero hindi yan patungo sa kaligtasan. So, itong Biblia, layunin ng Diyos, nabasahin, pag-aralan upang makilala siya. Sapagkat ang Diyos ay magpapakilala lamang sa Biblia. Hindi doon sa mga nalikha, hindi sa ating sariling budhi. Dahil kung sa ating sariling budhi, ligaw ang patunay, napakaraming paniniwala. Kaya dapat lamang magkaisa ang lahat ng tao sa pagbabasa at pag-interpret ng Biblia sa tama. At hindi po ano yung naka-preconceived idea. Yung mga nakatatak na sa isipan. Basta ako naniwala ko, ako'y putok sa buho. Basta ako naniwala, ang tao'y mula sa unggoy. Kaya nga may Biblia para malaman mo na ang tao nilikha ng Diyos mula sa alabok, hiningahan ng buhay, buhay ng Diyos ang hininga sa Kanya. Kaya tayo'y nilagyan ng eternity sa ating loob. Tayo'y nilikhaan ng kaluluwang walang hanggan. Eternity, walang kamatayan. Kahit tsaksakabunan lahat ng kayamanan ng mundo, lahat ng material, lahat ng layunin mo, lahat ng kasalanan, hindi mapupuno yan. Kung kagpalagi, kahit buong mundo pa itsaksak mo sa iyong kaluluwa, eternidad yan eh. Hindi mapupuno. Tanging Diyos lang ang makapupuno niyan. At kapag kanyan ay pinuno ng Panginoon, then, dating sa iyo ang satisfaction ng iyong kaluluwa. Yan ang tinuturo ng Biblia. Bakit mayroong Biblia? Tapos ngayon, inaatukan natin ang Biblia. Kinatatamaran natin ang Biblia. Tingnan niyo ang sabi sa Timothy chapter 3 verse 15. Pakibasa po. Timothy chapter 3 verse 15. Sige po, babasa. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Sorry po sa yung at kung aking... paano mula sa pagkabata ay inyo nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyong tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kristo. Okay. Ito yung nangyari, no? Si Timoteo, meron siyang nanay ng isang Hudyo. Ano pangalan ng nanay niya? Si Eunice. At may lola siya, ang pangalan niya? Lois. Si Loida. Eh, simula nung bata pa si Timoteo, dahil ang tatay ni Timoteo unbeliever eh. Okay? Hindi pinabayaan nung nanay na sa tuwing magpapadete, nagsasalita na siya tungkol sa batas, tungkol sa kautusan.
Sabi ko umaga, good morning, sa pangalan ng Panginoon. Laging gano'n ang sinasabi. Kasi sabi sa Deuteronomy 6 na ituro niyo ang salita ng Diyos, nakabuhan kayo, nakahigaman kayo, kumakain kayo, namamasal kayo, anumang ginagawa niyo, ituro niyo ang salita ng Diyos sa inyong mga bata, sapagkat hindi nila ito makakalimutan sa kanilang paglaki. Proverbs 22, di ba? Verse 6. Teach your child the way they should go, and then when they become old, they will not forget. Ngayon, itong si Timoteo, lumaki talaga siyang mananampalataya. Hindi siya nagbabagkada, hindi siya nagsasabo, hindi siya naninigaril yun. Dahil naturuan ng magulang. Hindi lumalaban sa magulang, hindi nandudura, hindi yung nagwawala sa upuan, pagka sinaway, hindi matigas ang ulo dahil natuturuan ng magulang, ng mga nanay. Kaya nung sitawagan ni Pablo, pinalakas siya. Ang sabi niya rito, at kung paano mula sa pagkabata ay iyong manalaman ang mga banal na kasulatan o ang banal na kasulatan na magtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Ano daw? Habang natuturo tayo dito, ng katotohanan dito, ito yung magdadala sa atin ng kaligtasan. Bakit? Makikilala natin si ang Diyos at makikilala natin ang sinugo ng Diyos na sino? Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Right? Walang ibang pangalan sa sino ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng lahat ng sumasampalataya. Hindi ang Ama ang ating tagapagligtas. Bagamat siya ay Savior din, sapagkat siya ang humilang sa atin, pero ang tagapagligtas natin ay tanging si Jesus ang kanyang sinugo. Kaya ang sabi nito, yung nalalaman na ang banal na kasulatan na makapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kanino? Kay Jesus Kristo. Yan ang turo ng Biblia. Kaya napakalaga po, ang Biblia, ito para sa atin ng mga tao, sinulat ng mga tao, pero ang mga salita dyan mula sa Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, makapangyarihan na kapag ito'y ating sinampalatayanan, magkakaroon tayo ng bagong pagkatao. Yun po. So dito ngayon, sa Biblia, nagpapakilala ang Diyos. Dito sa Biblia, nagtuturo ang Diyos kung paano tayo maging masunurin. Masunurin mo tayo sa ating mga magulang ng tama dahil turo ng Diyos. Pero mayroong mga anak na masunurin na walang alam sa Biblia, kaya naman sila masunurin kapag inutusan pero galit. Kaya nangyari, nag-run away. Dahil hindi na nila kayang ang hirap magpanakin ng mga magulang, sinasabi nila. Pero kapag naturuan tayo ng Biblia, dito tayo natuturuan paano maging masunurin, paano tayo maging matuwid, paano tayo maging banal, at paano tayo magkaroon ng totoong pag-asa sa buhay natin. Yan ang Biblia. Ikalawa, bakit may Biblia? May Biblia upang ating masunod ang Diyos. Marami pong gustong sumunod sa Diyos. At nakikita natin, sumusunod sila, sang-ayon sa kanilang paniniwala, sila ay sumusunod sa Diyos. Tulad na halimbawa, pagtitirit ng kandila ng pitong Biyernes. Ang alam nila, yun ay pagsunod nila sa Diyos. Dahil yun ang sumibol sa kanila. Wala silang batayan eh. Kundi ang batayan nila, yung aral ng mga matatanda, tradisyon, pasa-pasa. Pero niminsan, hindi sila tumitingin dito. Tumitingin man sila, Biblia para pang sakit sa ulo, sakit sa tiyan. Pero hindi nila binabasa na makapagtuturo sa kanila sa kaligtasan sa pamagitan ng panampataya kay Jesus Christ. Matthew 17:5, ganito sabi. Pag-ibasa po. Matthew 17:5. Samantala nagsasalita pa siya, biglang naliliman sila ng isang maliwanag na ulap. At may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang namahal mong anak. Sa kanya ako'y lubos o nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Okay. Ito'y bautismo ng ating Panginoon. Right? Alam natin ang Panginoong Jesus wala siyang kasalanan, pero
talagang in-identify niya kanyang sarili para sa lahat ng klase ng tao makasalanan. Ginawa niya magpamotismo para matupad ang lahat ng katwiran ng Diyos. At nung mabotismo si Kristo, pagkalong po sa kanya ni Juan at siya inahon, biglang may lumabas sa tinig sa langit. Kanyang tinig yun? Okay, sabi ng mga Juanes, tinig daw ni Kristo yun. Si Kristo nasa lupa eh. Kaya tinapon yung kusis niya ron at nagsalita kasi naniwala sila ay isa lang ang Diyos na walang tatlong persona. Kaya nung umuwi si Kristo, sino ang Diyos sa langit? Sabi na hindi, si Kristo rin yun. Hinagis sila yung kusis niya ron. Kaya sabi, eto ang kinalagdang ko na. Eh, paano yung lumapong kalapate sa kanyang balikat na larawan ng Espiritu Santo? Si Kristo rin yun. Alam mo, Diyos siya eh. Kaya niya gumawa niya ng kalapate. Pero, dito nagpapatutuo kung sino si Jesus sa simula pa lamang ng kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Ama. Kasi yun ang layunin ng Biblia, na malaman natin, matuto tayong sumunod sa Diyos. At isa sa unang halimbawa na dapat nating tularan sa pagiging masunurin ay si Kristo. Si Kristo masunurin sa Diyos simula pa lamang sa kanyang pagkababa mula sa langit hanggang siya nabuhay, hanggang siya mamatay sa krus, sinunod na wala pong reklamo ang Panginoon niya. Kung tawagin mo passive, no? Wala siyang anumang salita. Then active, pagkikamatayan, tinanggap niya talaga. Aktibo siyang sumunod. Pero tanda natin, ang sabi nito ng Ama, anong kalooban ng Ama rito para sa atin? Napansin niyo ba? Anong kalooban ng Ama dyan? Makinig kayo sa Kanya. Okay? Kay Kristo tayo makinig. Kaya nga si Kristo ay salita. Tandaan yun? John 1:1. Sa pasimula ang iyong salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, who is this Word? Jesus Christ. Bakit? Sapagkat si Kristo ang salita, siya magpapayag tungkol sa Ama, sapagkat walang sino mang taong nakita sa Ama, maliban si Kristo lamang. Kaya lahat ng sasabihin ni Kristo, lahat ng kilos niya, lahat ng ginagawa niya kung ano yung ginagawa ng Ama. Kaya habang si Kristo niya sa lupa, siya yung kumakatawan, the exact representation of God. Kung nakita ninyo si Jesus, nakita niyo ang Ama. Sabi nga niya kay Pilipi, sabi ni Pilipi sa kanya, Panginoon, ipakilin sa amin ang Ama, para kami maniwala. Sabi ni Jesus Christ in John 14. Di ata Pilipi, ang tagal natin ka kasama, hindi mo pa kilala ang Ama. Kung paano niyo ako nakikita at nakikilala, nakikita niyo at nakikilala ang Ama. Sabagat si Kristo ang salita. Kaya sabi ng Ama, makinig kayo sa Kanya. Layunin ng Panginoon ng Diyos na makinig tayo kay Kristo. Sundin natin si Kristo. Si Jesus ang model of obedience to the will of God. Kung paano sinusunod ni Jesus Christ lahat ng kalooban ng Panginoon sa yung ating eksaktong modelo na dapat nating sundin. Dahil bilang mga tao, dapat din tayong maging obedient sa Diyos. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang salita, dito lamang ang paraan na tayo po'y maligtas. Sa pagsunod natin sa salita ng Panginoon na ating napapakinggan, doon tayo na ipapanganak na muli. Alam niyo ba yun? 1 Peter chapter 1 verse 3, tayo ipinanganak na muli hindi sa binhing nasisira, kundi sa binhing walang pagkasira ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pakikinig, patuloy na pakikinig, nagkakaroon tayo ng pananampalataya tungo kay Kristo. At dahil dyan sa salita, kayo ay binabagong tao. Kaya, kalooban ng Diyos na makilala natin si Jesus. Sa buhay din natin, number one sa buhay natin is to obey God rather than man. Itong chief end natin. What is the chief end of man? To glorify God and to enjoy Him forever. Tingnan nyo ang sabi sa John 6:38 hanggang 40. Tingnan nyo ang sabi ni Jesus Christ. Pakibasa po. Ah...
pakibasa. John 6:38-40. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugod sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman kundi mula muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay hindi magkaroon ng buhay na walang magkakaroon ng buhay na walang hanggang at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Kita niya, ano sabi Jesus Christ? Hindi siya naparito para gawin ang kanyang sariling kalooban. Kundi naparito siya upang sundin ang lahat ng kalooban ng Ama. At lahat ng ibinigay ng Ama sa kanya ay hindi niya iwawala. So nakita nyo, yung kaligtasan po ng bawat mananampalataya at kalooban ng Ama yon. Ang Ama ang siyang may loob sa iyo na ikay maligtas. At dahil kung ikay maligtas, ang sabi ni Kristo, hindi ka niya iwawala. Mamatay ka man ngayon physically, bubuhay kang muli. Na? Kaya, ang sabi sa verse 14, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Anong kalooban ng Ama? Na ang bawat makakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya. Anong kalooban ng Ama? Makita, makilala si Kristo at sumampalataya sa kanya. Yun ang kalooban. Ang sabi dyan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Diba yan sinabi niya sa John 11 verse 25-26 na sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even though he dies. And to those who believe in me, he shall never die. Sabi niya, hindi na kailan siya mamamatay. Bago pa kailanman. Do you believe this? Sabi ng Panginoon. Yun ang layunin bakit may Biblia. Wala tayong pag-asa sa mundo nito. Wala tayong pag-asa sa mundo nito. Hindi ang mundo ang ating daigdig. Hindi ang mundo ang ating pag-asa. Hindi ang mundo ang ating buhay na walang hanggan. Kaya pinagdala, pinasulat ng Panginoon ng Biblia upang gisingin tayo na mayroong Diyos na nagplano sa iyo na ikaw ay kanyang makakapiling sa kanyang karya. Mayroon pang isang nasabi, hindi. Kung ano yung sinabi ni Maria, dapat yun ang ating sundin. Diba? May yun din eh. Alam mo ang Diyos, pwede niyang sarhan ang pintuan ng langit, sabi nila. Pero si Maria pwede magbukas ng pinto ay bintana sa langit. Kaya kaligtasan kay Maria. Diba? Yung pag-take of Duterte, sumingit talaga yun, diba? Sumingit talaga yun sa isa sa mga religious na nag-pray. Kung buhay pa si Maria, ano kayong sabihin tungkol kay Jesus Cristo? Para sa inyo. Masabihin kaya ni Maria, sa akin kayo manalangin palagi dahil ako magbubukas ng bintana ng langit. Huwag kayong makinig sana ko. Sa akin na. Yung kaya sabihin ni Maria, bakit? Bakit? Pagkanon nyo, inyong pumatay, bakit? Okay. Sa tiyan pa lamang ni Maria, ang tingin niya sa aking Panginoong tagapagligtas ng aking karaluan. Mismo si Maria nag-confess na kanyang ibinubuntis ay Diyos. Hindi mula sa tao o hinihinanda, kundi ito'y paglilim ng makapangyarihan. Kaya sabi niya, aking tagapagligtas na Panginoon. Ang sabi ni Maria. Kaya nung si Jesus Cristo ay malaki na, tatandaan niyo ba yung noong si sila na imbitahan sa kasalan, sa kanan, naubusan ng alak. Ang sabi ni Maria, pinangunahan niya si Kristo, wala silang alak. Ang ibig sabihin, gumawa ka. Ikaw ang anak ng Diyos. Anong sabi ni Jesus Christ? Babae, anong pakialam mo sa iyo? Hindi pa ito
sa aking panahon. Kailan bang panahon ni Kristo na siya ay gagawa ng himala, ng kaligtasan? Sa krus ng Kalbaryo, kapag siya ay na-fulfill na yung kanyang kamatayan. Pero, gaya ng babaeng kanina, pinakinggan pa rin niya. Kasi nga, hindi magpalakpas ni Kristo yung mga kahilingan ng mga nangangailangan. Sinagot pa niyo si Maria? Yes. Pakibasa na. Punta na natin. John chapter 2. Anong sabi ni Maria? Tumawa si Kristo ng himala, di ba? Yung tubig na gawang alak. Pero yung alak na yun, isang linggo sila nagiinom, ito walang nalasing. Kundi pawang natula. Ang alak na gawa ng tao, nakakalasing. Pero yung himalang ginawa ni Kristo, hindi nakalasing. Sapagkat yun ay lumalarawan sa isang tao na matabang, pulad ng tubig, pero pagka siya'y binigyan ng buhay ni Kristo, kagalakan kanyang maranasan. Makibasa na John 2 verse 5 yung sagot ni Maria ngayon, patapos siyang ma-review ng pag-actually, hindi ma-review yun, kundi pagpapaalala sa kanyang minamahal na ina. Pakibasa na. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ano ba? Gawin ninyo anumang sabihin niya sa inyo. Hindi sinabi, gawin ninyo anumang sabihin ko sa iyo. Mismong si Maria, na umangkin ng kanyang ibinubuntis ay Panginoon niyang tagapagligtas, hindi sinabi na sa akin kayo manalangin, sa akin kayo maniwala, sa akin kayo makinig pag ako'y nagpakita sa apparition. Walang sinabi. Mismong si Maria nagsabi, his mother said to the servants, whatever he says to you, do it! Ano mang sabihin ng anak ko sa inyo, anak ko sa laman, gawin ninyo. Kung kalooban ng Ama, napakinggan natin ang kanyang anak, kalooban din ni Maria, na sinasamba ng mga tao ngayon, na sundin ang kalooban ng kanyang anak. Kaya nga, may Biblia upang makilala ang Diyos, ano po ang dahilan, ano po ang bunga ng pagkakilala sa Diyos, buhay na walang hanggan. Now, sa ating pong pagkatapos, kung walang Biblia, may maliligtas ba? May tumango? Oo. May maliligtas ba kung walang Biblia? Sino sasakayin dun sa isa? Na oo. Anong katwira? Bakit? Sino sasabihin mo, eh Diyos siya, makapagaling siya. Kaya niya maligtas. Kahit sino gusto niya ligtas, iligtas. Pwede ba yan? Marami na nasabi na ang Diyos daw gumagawa ng imposible. Mayroon bang imposible sa Diyos? Wala. Kaya sabi nila, maring gawin ng Diyos buhatin ang kanyang sarili. Gagawin ng Diyos na bubuhatin niya kanyang sarili? Yung imposible bagay? Ikaw, kayo, kaya niyong buhatin sarili niya? Ha? Subukan nyo. Sige, lagay niyo yung kamay niyo, tapakan niyo, buhatin niyo. Yun kasabihan, ang Diyos nakagawa ng imposible, maging sarili niya kaya niyong buhatin. Ibig sabihin, pwedeng lumabag ang Diyos sa kanyang sariling kalooban. Hindi pwedeng gawin ng Diyos yun. Kalooban ng Diyos na kaligtasan ng tao ay kay Kristo. Yun ang tinakda ng Diyos from eternity past. That's why He elect. Mayroon siyang hinira at sinugo si Kristo para mamatay sa krus ng Kalbaryo at doon lamang magaganap ang kaligtasan. Imposible yun. Kaya kung walang Biblia, kahit namatay na si Kristo, walang maliligtas. Bakit? Hindi lang ba? Bakit nagpakamatay ang mga tao yun? Kriminal yan. Pero dahil sa Biblia, malalaman natin na kaya pala namatay si Kristo, ito'y layunin ng Diyos mula pa lamang sa walang hanggan, siya'y nagkatawang tao, siya'y nagsimula sa isang bata, namuhay sa masunurin hanggang sa krus ng Kalbaryo para sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Saan magpumula? Kung walang Biblia, may maliligtas ba? Wala. Sapagat tanging kasangkapan ng Diyos para sa ikaliligtas ng sino mang tao makasalanan, laging Biblia. Hindi sa karunungan ng tao, hindi sa religion, hindi sa pastor, hindi sa pare, hindi sa papa, hindi si Kibuloy. Kung yung Biblia na,
Tandaan ninyo ang sabi, basahin natin sa ating huling paliwanag. Romans 10, verse 8, hanggang 11 lang muna. Babasahin ko sa inyo. Sundan niyo ako sa inyong Biblia. Romans 10, verse 8. Tingnan niyo ang sabi. Ngunit ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig, at sa iyong puso. Ito ay salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Ang sabi ni Pablo rito, yung salita, hindi ka kinakailang umakit pa sa langit para makuha mo yung salita. Nasa bibig mo na. At nasa iyong bibig dahil sa ito yung salita na aming ipinapangaral. Tignan nyo, yung salita ipinapangaral. Okay? O di kaya, binabasa. Then, verse 9, sapagkat kung ipapayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay ay maliligtas ka. Yung sabi ni Pablo, yun yung salitang ipinangaral sa inyo. Na si Kristo ay namatay para sa mga kasalanan. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya sa ipinangaral naming salita, ang sabi dyan, siya maliligtas ka. Okay? Then verse 10, sapagkat sa puso, ang tao'y nanampalataya. Saan ka nagmumula ang pananampalataya? Ay, saan nakalagay yung pananampalataya? Sa puso. Dahil sa kanyang pakikinig. Okay? Kaya, itinuturing na ganap. At sa pamagitan ng bibig, ay nagpapayag, kaya naliligtas. Then 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahiyan. Ang bawat tao na nakatanggap ng katotohanan mula sa Biblia, siya ngayon ay may pananampalataya. At sino mo may pananampalataya, yun hindi kailan na mapapaya. Bagkos maliligtas. Verse 13. Ay sabi sa verse 13, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit, paano nga sila tatawag sa kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? So nakita niyo yung paraan ng Diyos sa pagliligtas, pagkakaroon ng pananampalataya sa tao, dapat mayroon silang napapakinggan. Ano yung napapakinggan? Ang Biblia. At saan kayo makapakinig sa nangangaral? Kaya dapat, alam niyo, pag may mangangaral, nakuha kayo, magbunyi kayo, huwag yung kainisan, yung kagalitan. Huwag isipin, ay hindi, bagay sa kanya, salita dyan, naku, hindi tumatama sa kanya. Hindi! Tanggapin natin yung kanyang ipangangaral. Ang sabi dito sa verse 15, at paano silang mangaral kung hindi sila sinugo? Tsakin nyo ninyo na ang inyong pinapakinggang mangaral ay nagsasabi ng totoo. Hindi yung kanyang haka-haka. Hindi yung kanyang paniniwala, i-relihiyon niya. Gaya na susulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Matuwa kayo kapag na nakakunig kayo ng mga ngaral na ipinumangaral ay katotohanan. Huwag kayong mag-isip kung anumang inyong nasa isip tungko sa mga ngaral para hindi nyo mapakinggan kung ano yung kanyang ipinapangaral. Matuwa kayo, matuwa tayo na tayo'y nakakapakinig ng mga ngaral na tinawag na mangaral ng totoo. At hindi nangaral ng kanyang sarili. Kaya nga sabi sa verse 17, bakit? Kailangan? Sapagkat, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ngayon po, hindi po tayo sang-ayon doon sa mga ngaral. Mayroon tayong kontra sa kanya, wala tayong matatanggap na katotohanan at walang pananampalataya tayong matatanggap. Kaya ang araw sa atin dito, tuwing Sunday po, magalak kayo at matuwa, mag-apura, magmadali, manabik kayo para sa pakikinig dyan mayroong mga manal sa iglesia na nagsasabi ng katotohanan. Dami po, hindi ako perfect po, nagkamali ako nung
purpose, pero hindi yung magiging dahilan para hindi mo lang paniwalaan ang lahat ng aking pinapangarap. Kung nakita mo sa Biblia na mali ang aking tinuturo, umalis ka na sa iglesia nito at humipat ka sa iba. Pero kung tama at wala kang makitang pagkakamali, pasakot ka at matuwa. Dahil napakapalad natin kung mayroon tayong Biblia ngayon. Di ba kayo natutuwa ng Biblia ngayon ay napakalaya kahit sa cellphone at cellphone? Dala-dala ng cellphone. Pero laging pinubuksan, Facebook. Ang haba ng oras sa Facebook. Tapos, kukuha lang kung na rin religious people, kukuha ng Bible sa King James, sa Bible na ganito, i-quote lahat yung mga, kung sino mga kilalang mga tao. Tama yung kanila sinasabi, pero ang tinuturo ko, ang sinasabi ko, ikaw ba mismo mayroong personal relationship with Christ every morning? Bago matulog? Binabasa mo ba ang kanyang salita? Do you meditate? Dahil ang aming pag-aaral na, sabi ni David, early in the morning shall I seek thee. Your loving kindness is greater than life. Pero mo, paano na nalaman ni David yun? Ang Diyos ay nagsasalita sa kanya. May malaga ba sa ating Biblia, mga kapatid? Matuwa tayo. Sapagat dati yung panahon, magkakaroon po ng pagkagulong. Hindi gutom sa pagkain, hindi gutom sa material, kundi gutom sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito'y nangyari na sa panahon ng Israel. Remember, si King Ahab, kinonfront ni Elijah. Nang sabi ni Elijah, sa harapan ng Panginoon, sinasabi ko sa'yo, magkakagutom ng 3 years. At pagkatapos noon, umalis si Elijah at nagtago sa ilog diret. What for? Natakot pa si Elijah? No. Para wala silang mapakinggang salita ng Diyos bilang hatol sa kanila. 3 years. Nakatago ang salita ng Diyos. Wala silang napakinggang word of God during this time. Kaya nga, patuloy silang nagmamatigas, patuloy silang lumalaban sa Diyos, patuloy sila sa kanilang kasalanan. At yun, mangyayari sa ating panahon. Wala tayong mapakinggan salita ng Diyos. Sana po nakita natin ang talagaan ng Biblia. Ang Bible ay hindi maaaring magkamali, wala itong mali. Marahil yung ating Biblia, pagkakasulat, may mga mali. Pero the Word itself is perfect. Wala itong kamalihan. Kaya, mahalin natin ang ating mga kamalihan. Tayo manalangin.